Samuel PH. Hi guys, welcome back sa aking channel. Share ko nga lang pala sa inyo guys itong aking hides ng mga Kraylings. Yan. Bali, nandito pa nga pala guys yung mother ARC natin. Mamaya, isi-separate na natin yung mga Kraylings niyan. Kasi nabitaw na sa belly nung ating mother ARC guys yung mga Kraylings. Kumbaga, fully matured na guys yung mga Kraylings natin kaya pwede na natin ihiwalay guys. And tapos, ito nga pala guys yung hides natin. Ayan. Tapos, meron pa rin tayo dito guys na mga Kraylings. Ayan, ewan ko lang guys kung kita nyo. Ayan, nandito pa rin guys yung mother ARC. Yan, bali. Sabay natin mamaya tatanggalin yan. Kasi 2 days halos ang different nito dun sa isang pinakita ko kanina na mother ARC. Kaya halos magsing age yung mga Kraylings nito guys. Yan, kasi chinek ko to kanina. Kukunti na lang yung mga nasa belly niya. Kumbaga namamasyal na lahat guys. Yan, ito nga pala guys yung ginawa nating hides. Yan. Sa mga nakakaalam guys, ito nga pala yung seedling tray. Yan yung mga ginagamit guys pag nagpupunla ng mga halaman. Yan. Naisipan ko kasi guys na gawing hides to kasi nga ayan, kung mapapansin nyo guys maraming butas. Saka murang halaga lang to guys, mabibili nyo to ng mga 20 to 25 pesos. Kung maramihan niya mga 15 pesos pwede nyo siya mabili. Ayan, meron niyang mga ganyang tinda guys sa mga agri supply guys. Doon nyo makikita yung mga ganyang lagayan. Kanya-kanya na lang diskarte guys kung paano nyo gagawing hides to. Pwede nyo lagyan ng pabigat. Yan, pwede nyo ilubog lang o ilagay sa mga gilid guys. Yan. Kasi ako ang ginawa ko, nilubog ko lang talaga guys sa tubig para mas mabilis matanggal guys. Ito nga pala guys, check natin tong mga buried female pa natin dito kasi meron tayong 8 pieces pa guys na mga buried. Yan, medyo bago pa to sila, 1 week pa lang. Kung mapapansin nyo guys, madumi pa yung ating mga aquarium kasi hindi pa tayo nakakapaglinis guys kasi may pasok pa tayo saka medyo busy pa. Pero yung tubig naman yan guys, goods yan, wala yung ammonia. Saka kung mapapansin nyo guys, puro lumot yung ating mga aquarium kasi nga naaarawan tong ating setup dito. Although indoor tong setup natin pero naaarawan naman to guys kaya healthy yung ating mga alaga dito guys kasi nga nasisikatan sila ng araw guys. Kung mapapansin nyo tong isa nating buried female guys, oh, sumasalubong talaga sa camera natin. Yan, nagpapapansin guys. So, yun, kung makikita nyo guys, so, napakaraming itlog nitong ating first timer na mother ARC guys. Yan, bali ngayon lang kasi ito nag-itlog guys, first time. Nasa 3 inches pa lang to guys, yung size nung mother ARC natin. Yan, tapos andito yun yung mga natirang mga Kraylings pa. Ayan, halos 2 inches to guys. Ayan, ito na lang yung mga 2 inches natin dito. Kasi yung ibang mga ARC natin guys, nando sa isang farm natin guys, nasa concrete pan. Ayan, marami pa tayo available doon guys. Libo pa rin yung ating mga 2.5 to 3 inches na mga ARC guys. Ayan, yung mga nandito guys, mga breeder natin to. Ayan, dito tayo nagbe-breed. Tapos, pag nag-railings na, umabot na ng 1 inch, inilipat na natin dun sa mga concrete pond natin, guys. Doon natin
ginogrow out yung ating mga ARC guys. Ayan guys, kung mapapansin nyo, hindi pa mga active yung mga ARC natin kasi guys, ay maga lang ngayon, 8 a.m. tayo nag-video. Ayan. Tapos, ito nga pala guys, yung ating mga own breed na goldfish. Yan, sa mga may gusto guys na bumili, open tayo guys for walk-in. Yan, may tao naman dito guys sa bahay habang may work tayo. Yan, nandito si Mrs. guys, siya magbebenta sa inyo ng ating mga alaga dito sa ating mini backyard guys. Yan, murang halaga lang yan guys. Bili na kayo, pasyal na kayo dito sa ating area. Magdalena Laguna nga pala guys. Yan, bali. And ito yung ating mga ulang guys na mga breeder. Yan, nandun na. Balitaan ko nga pala kayo guys dun sa ating mga larvae ng ulang guys. Sa kasamaang palad guys ay namatay yung ating larvae nung mahal na araw guys kasi nag-outing kami. Nawala yung kumbaga nawalan ng kuryente guys, nasira yung air pump natin. Yan, pag balik natin kinabukasan, patay na lahat guys yung ating larvae. Tumagal siya guys ng 2 weeks. Yan, mag-vlog pa nga sana tayo guys kasi may nagre-request na isang subscriber natin na kung ano na nangyari doon sa ulang natin. Yan, kaya lang ay sa kasawi ang palad guys ay namatay. Yan, bali ito nga pala guys, meron pa rin tayo dito na ilang piraso ng mga ARC guys. Pang out na rin to guys, mga 2.5 to 2.8 inches na to. And sa murang halaga lang natin yan ina-out guys. Pasyal na lang kayo dito guys sa ating area, Magdalena Laguna guys, sa mga gustong bumili. Pwede ko rin kayong deliveran guys kung around dito lang malapit sa atin, Laguna, yan yung medyo malapit sa area natin. Nagdi-deliver din tayo guys. Basta minimum of 1,000 pesos. Yan, pwede nating i-deliver yan guys sa mga malalapit na lugar. Free shipping na yon guys. Yan guys, nabukod na nga pala natin yung mother ARC. Bali, puro railings na lang guys yung nandito sa tatlong reptab natin. Hindi ko lang alam guys kung kita nyo sa video pero ang dami nito guys na mga railings. Pag nga pala naglagay kayo guys ng seedling tray na magsisilbing hides ng mga railings nyo, ibabad nyo muna guys kahit isang araw yan para mawala lang yung mga toxic na mga chemical guys dyan sa ginamit sa paggawa ng mga seedling tray. Yan, syempre para maiwasan din natin na mamatay yung ating mga railings. Yan, estimated natin dito guys mga 1,000 to 1,200 na railings. Yan. Kahit mga kalahati lang mabuhay guys, yan, masaya na tayo, syempre. Hindi naman kasi natin maiiwasan na may mortality, lalo na yan. Kasi yung mga ganyang railings guys ay ilang beses nagmo-molt yan. Yan. Kasi yun yung pinaka-delikadong part guys, yung pagmo-molt nila. Kasi doon nag-uumpisa na magkainan sila. Yan. So paano guys, dito ko na nga pala tatapusin tong video na to. Ayan, sana nakatulong ako sa inyo o kung magagaya nyo man guys, gayahin nyo na lang. Kung hindi, okay lang din. Maraming salamat guys. Bye bye.